Ayan mga ka-farmer, ang gagawin ko ngayon ay magpo-pruning. Dahil sa ipinayo sa atin ng ating kaibigan, si Lakad ni Kuya, dyan sa Toronto ba o Calgary, Canada. Ay sabi niya, nakita niya yung aking papaya, kailangan daw ay ma-pruning ito. Tama. Bala ko rin talaga natanggalan. Ngayon, at least mayroong suporta na talagang proven, kasi yung kanyang parents ay mga agriculturist dyan sa UP Los Baños. So itong apat na dahon, isa, dalawa, tatlo, apat, tatanggalin ko to. Pruning ang tawag niyan, magpo-pruning tayo. Yan. Yan, para hindi na siya makadagdag pa. Kasi kakainin din niya yung ano, yung abono na inilagay natin. So tama na siguro ito. Tatlo hanggang apat. Yan o, ito. Yan. Tatlo. Apat. O, ito. Wala, ito hanggang lima pa nga siguro eh. Yan o. Kasi hindi na ito mag ano eh. Hindi na magbubulaklak yan. Yan ang mga unang niyang dahon. Diba? Ito, ito. Ito o. Ito, tanggalin natin to. Oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima nga, kasi nasa ano eh, nasa pinakababa na yun ang mga unang dahon. Kaya tanggalan na natin ang dahon. Para hindi masayang yung ating ano. Ay, sa wakas tapos na akong mag-pruning, guys. Ayan, no. Maraming salamat, Lakad ni Kuya. Ayan, na-pruning ko na. Nabawasan na ng mga dahon. Tama nga naman, para hindi na makain ng mga maliliit na dahon, yung mga nutrients na sa lupa. At maraming salamat din kay agriculturist dyan sa Manolo Portich Bukidnon, ng ating panyero, Andre Abonitalia, engineer. Panyero, maraming salamat at sana ay ano, mabigyan mo pa ako ng mga tips para lalong gumanda yung ating Red Lady Papaya. Kasi marami pa tayong itatanim. Marami pa tayong itatanim ng mga Red Lady Papaya. Eto, naghihintay na lang. Eto medyo ano na, nakabawi na, bagong lipat ito. Mga 1 week na itong nailipat ko dito. So, hintayin ko na lang mga 2 weeks siguro ay magsimula na akong magtanim ng Red Lady Papaya. Ayan. Ito malalaki na oh. Ayan. Ano na ito? Itong uunahin ko, mas maganda pala ang pinunla mong diretso kaysa yung lipat. 370 plus itong aking mga bagong punla na Red Lady Papaya. Hopefully ay may itatanim natin dito sa paligid. Total, masuka lang din. So, dito natin itatanim. Ayan o. Malawak ito, panyero. Ayan ang ating tataniman. Kaya kailangan ko ng iyong mga payong legal pagdating sa papaya. Kung paano mapaparami. Kasi 360 degrees ay tataniman ko ng papaya. Malawak. Mga isang hektar, kung pagsamasamahin mo yan, isang hektarya din siguro. No? Yeah. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it go.